Hello guys, good morning, good morning. Dito kami ngayon sa Tandansora. Dito ang schedule namin ngayon. Ang gugupitan namin ngayon ay Schnauzer. Yan, gagawin namin siyang Schnauzer. Bali, dalawa yung gugupitan namin dito. Isang lasa apso, tsaka isang Schnauzer. Pero ito na lang ang ipapakita ko sa inyo, yung Schnauzer cut. Yan. Papakita ko sa inyo kung paano gupitan ng Schnauzer cut. Madali lang naman gupitan ng Schnauzer. Bali, sisib lang naman natin yung ibabaw niya. Kakalbuhin ko yung ibabaw, tapos yung kukortihan ko na lang. Kailangan lang naman sa Schnauzer cut yung korte ng pagkakalbo niya. Makita lang yung pagka-Schnauzer cut. Titira natin sa paa, sa mga kamay, tapos sa ulo. Titira lang natin sa may baba, sa mata. Tapos the rest, kalbo na lahat. Pati sa tenga, pati sa buntot, kalbo na, shave na. Medyo natagalan ng yung gupit ng asa ni mama kasi ayaw niyang dalhin. Number 15 ang ginamit yung blade sa kanya para maisi. Natagalan na yung grooming dahil pandemic nga. Natatakot sila ma'am lumabas. Kaya nag-research sila. Hindi pala nila alam na may nag-grooming home service pala ng ganito. Hindi naman kasi sila talaga nagpapa-home service talaga. Bali, dinadala talaga nila sa shop yung para doon dupitan. So dahil pandemic, natakot sila lumabas. Kaya napilitan sila mag-research. Natawa naman si ma'am dahil meron na pala mga ganito. At least hindi na sila mahihirapan dumabas ng bahay para magpunta sa shop. Bali, magbubuk na lang. Tapos schedule. Shoutout pala sa mga kapwa ko na nag-grooming home service. Ingat tayong lahat dahil pandemic ngayon. Protocol natin yung safety first natin. Kailangan pantay-pantay yung pagka-lining niya. Ayan kasi yung pinakatitid lang dyan, yung lining. Lining hanggang sa puwet. Ayan. Hanggang sa puwet, hanggang sa baba. Ayan. Tapos kailangan din i-razor yung sa pinaka-ulo niya. Bali, titira lang dyan yung sa may kilay. Pinaka-kilay lang. Dito lang medyo mahirap kasi pag sapad na ng mukha, kailangan i-reset dito para malinis. Pati sa tenga, ayan. Yung sa tenga dati, kinakrap yan eh. Yung dati, yung binugupitan ko na sinashow, kinakrap yung sa tenga niya para pagka makalbo yung sa tenga niya, nakatayo. So nakatayo dapat yung tenga pag crinap. So ito, hindi na kasi sa crinap. Bawal na kasi yung magkakarap ng tenga ngayon. Binuhuli na. Kaya hindi na rin clean up yan. Saka hindi naman din daw pang solo yung aso naman. Kaya hindi na kailangan. Pero kung nakatrap, maganda lang tayo. Maganda lang tayo ng trapping yan. Maganda na rin yung hindi kinakrap para yung aso hindi na
Di na nasasaktan. And bali yung sa may mata, yan sa ilalim kailangan linisin yan para malinis siya tignan. Yan. Pagkabilaan hanggang sa gitna ng pagitan ng mata. Pasensya na sa video kasi hindi mo masyado makita. Yan, malinis na siya. Tapos yung sa may ibabaw ng ilong, yan. Yan, para clear. Tapos yung may mga matitira-tira ng konti sa mata, guguntingin ko na lang. Yan, pati yung pagitan ng mata. Pwede mong razor eh, pwede mo rin guntingin. Nasa sayo kung anong papanong discarding gagawin mo. Yan, tapos yung mga nakatikos niya sa ibabaw, guguntingin ko na lang para makakita siya. Yan, kailangan guntingin. Tapos yung gunting niya dapat patulis, nakadikit sa may dulo ng mata niya, yan ang guide mo. Tapos patuloy siya para maangas tignan. Medyo careful lang kayo pag sa mata na kasi para sa mga bago na gusto magupit yan. Gusto nyo mag DIY, gupitan yung aso ng sa inyo. Madali lang naman, basta aralin nyo lang kung paano mahahawakan yung aso. Yun lang yung pinaka-isang number one tip. Madali lang naman kasi magupit pero kung mabait yung aso. Yan, tulad niyan, medyo naglilikot ng konti. Kaya para sa mga ano, hawakan niyo muna yung aso, aralin niyo muna kung paano niyo hawakan yung aso bago niyo gupitan. Kasi delikado kapag kagupit ka lang ng gupit. Ayun, isi-shave ko yung sa may tiyan niya para malinis. Yan, yung sa may tummy niya. Suportahan natin yung mga nag-home service. Yan, kasi yan, mga yan, masisipag na tao yan. Yan. Kaya sila nag-home service dahil gusto namin kumita ng konti. Yan, kahit pa paano, maibigay yung... yung mga pangailangan sa bahay. Number 15, lahat na yan, sa dyan, sa kwet, yan. Pati sa balls, kailangan careful kayo pag sa balls. Kailangan natin pantayin yung ano yan. Kailangan tanggalin yung bowl sa bibig. Yan. Dahan-dahan lang kasi medyo masakit kasi ang pag tinanggalan ka ng bowl, pag dimating. Yan.
dahan-dahan lang. Marami ang kliyente na hindi talaga kaya tanggalan yung asa nila ng buhol. Medyo mahirap din kasi. Kailangan lang hawakan lang ng maayos, dahan-dahan. Para hindi nababatak yung balay, yung mismong balat nila sa kakatanggal ng buhol. Hawakan yung balat para pagka basta dinimat mo, hindi masyado nahahatak yung balat nila. Para hindi sila nasasaktan masyado. Meron pa rin natitira. Yung iba dyan kailangan good timing din eh. Para madaling matanggal. Para hindi siya masyado nasasaktan. Yan. Ganyan-ganyan lang. Dahan-dahan lang. Hanggang sa matanggal yung malalaki. Yung iba naman pwedeng gupitin niyo yung buhol para hindi lang kumapal. Kasi pag once na nagkaroon na ng buhol, tuloy-tuloy na. Pag hindi masuklay, hindi matanggal. Kaya kadalasan, pag busy, hindi rin maasikaso. Kaya nagbubuhol-buhol. Kaya yung iba, sinisave ko na lang pag sobrang buhol na. Pero yung ganyan, hindi kasi kailangan isave yan dahil masisira yung pagka-snouser cut niya. Maglilinis kayo ng dyan, ng aso nyo, ganyan ang gawin nyo. Angat nyo lang yung isang paa. Yan. Para makita nyo yung ano nyo mismo. Yan lang ang basic na pagkakalbo. Yan, basic lang yan. Mas maganda kung nakukuha nyo yung basic para hindi sa kumapal na gusto, hindi sa magmuhol. Yan. Paligo, ayan, tinatali lang namin sa gate, kung saan pwede. So, mas maganda, lagi yung maiksilan yung tali para hindi siya naglilikot ng gusto. Kung maglikot man siya, maliit lang yung area na nakakupa niya. Hindi rin kayo mababasa. Yan yung basic naman pagpapaligo ng aso. Kailangan nakatali talaga. Kahit na mabait o ano, basta nakatali. Kasi kung kala mo mabait, tapos pag nabasa na maglilikot na, so maghahamon ka pa rin. Ano rin po? Mas, mo ko na ito nakahaba. Ito. Ito, snouser kasi mamaya. Ito talaga yung, ano, snouser cut. Design niya talaga yan, ma'am.
Ano kasi ito eh, dapat lang ito mahaba eh. Kaso, pag nagbuhol na, ganito na talaga. Pang long hair talaga yung nasa abso mo. Kaso, nagbubuhol-buhol nga lang talaga. Toothbrush na gamit namin, provided yan ng customer namin. Ang dala lang namin is toothpaste. Para hindi kung sino-sino yung gumagamit ng toothbrush. Kaya mas maganda talaga, provided ni client yung toothbrush na gamit. Papakita namin sa inyo
paano namin ginugubitan mo isang buong proseso ng pagbibigay ng asset. Para meron kayong idea, lalo na kapag pagbibigay ng pagbibigay ng asset nyo, o kaya nag-contact nyo kung gusto malaman kung paano yung maganda ang proseso o magandang diskarte para hindi kayo mahirapan, magbaligo o magbibit ng bisit na kailangan sa aso o kaya pita. Makakakuha kayo dito ng mga ilan-ilang idea, pailan-ilan. Pwede mo sa pagpapalito, sa pagpapatuyo. Maganda talaga pag meron sa amin. Mas magaling mo tayo pag meron sa amin. Kahit hindi na rin yung gamit nyo ang taong na vlogger. Madaling lang din pamili mo. Pwede naman sa mga may mga tips nyo. Basta, pupunatan nyo lang ng gusto ng kuwaya. Tapos saka nyo, gagawin ka ng hand blower o yung pangtaon ng blower. Pwede yun. Kasi mahal pag ganyang blower, pag hindi yun yun, ay gumit ang mga alam yun. Kailangan nakatali din pag mag-blower kayo. Para kahit mag-blower ka, hindi siya lalayo. Doon pa rin sa isang pwesto ng mundo. Ingat lang kayo kasi minsan nasasakay yung aso kapag taganyan yung tali sa leon. Kaya minsan lalagyan namin may maganda may harness para sigurado hindi masakay yung aso. Kaya dapat lagi kang nakabantay kapag taganyan yung tali mo. Nakabantay ka lagi sa kanya kung nasasakay na ako. Pero kung hindi naman siya ganun na naglilikot, okay lang yung ganun ka. Kasi lumulubang naman yun eh. Lumulubang siya kapag hindi nakabigay ng mga tanong. Maraming support na lang YouTube channel namin guys. Please subscribe. Para pag maabot namin yung monetization, yung required information, pwede na kami mag-ano. Pwede kami mag-live. Habang may para kung sino kayo sa nang magagalit sa amin. Comment na kayo kung ano yung pwede pang-uwi sa pagkabi o pwede.
yung gamit nila ng dadala namin. At yun nga, tapos na nga namin siyang i-blower. So susubukan ko ulit tanggalin yung iba niyang buhol. Kasi marami rin yung, medyo marami rin yung buhol niya sa katawan. Pero kaya naman tanggalin kasi hindi naman sobrang dami. Mawawala na kasi yung pagka schnauzer cut niya kung pati sa katawan is kakalbuhin ko. Kaya naman tanggalin, kaya tatanggalin ko na lang kaunti-unti. Pero kung marami na yan siguro, yun, baka ma-shave na, pero hindi naman eh. Yan, hinahawakan, kailangan kong hawakan yung mismong balat niya para pag tinanggal ko yung buhol o ginamitan ko ng pandimating is hindi na babatak ng husto yung balat niya. Yan yung mga reason kung bakit nagagalit yung mga aso pagka tinatanggalan ng buhol. Kasi sa sobrang tagal na pagtatanggal ng buhol, tapos sa kada dimating mo sa balahibo niya, nahatak yung balahibo, yung mismong balat niya, kaya basta sasaktan sila. Kaya pinakamagandang gawin, hawakan yung mismong balat para hindi ganun ka sakit sa kanila yung pagtanggal ng buhol. Ganyan yung style ng dimating ko sa pagtatanggal ng buhol. Bali, kada groomer kasi meron din silang kanya-kanyang mga diskarte kung paano gupitan yung aso, kung paano magtanggal ng buhol, kung anong gupit ang gagawin. So maraming groomer na kanya-kanya ang diskarte. So etong sa akin, eto yung diskarte ko sa pagtatanggal ng buhol. Hindi naman tayo nakikipag pagalingan magupit, pagandahan magupit sa ibang groomer. Basta ang sa akin, pinapakita ko lang kung ano yung mga konting diskarte ko, ayan, paano magupit. Dahil hindi naman talaga tayo sobrang galing magupit, marunong lang tayo. Marunong lang tayong magupit, ganun. Marunong tayo mawak ng aso, alam natin kung nasasaktan o hindi yung aso. Yung kasi yung pinaka-importante dun. Para sa akin, ewan ko para sa ibang tubig. Pero para sa akin, yun yung para sa akin kasi hindi ko naman kailangan i-adjust yung trabaho ko para sa mga ibang, para mapantayan yung gawa ng ibang groomer. Yun lang. Yan lang, medyo matagal talaga pagtanggal ng buhol. Kailangan kasi dahan-dahanin. Yeah.
Yan, dito na tayo sa dimating. Kailangan hawakan ko yung mismong kamay niya para hindi napipersa ng husto. Parang binukontra ko yung hatak ng balahibo sa balat niya. Kailangan kasi hawakan talaga ng mahigpit kapag kasa ganyang part dahil hindi pwedeng hindi mo hawakan, makababalat niya yung buhok ng aso o yung balahib, yung balat. So lahat na, puro dimating na muna ang gagawin ko kasi may mga natitirang maliliit na buhol. Kailangan kasing habulin para maganda ang kalabasan ng gupit niya. Dimating. Lahat yan, marami siyang buhol dyan eh. May buhol yung mga paikot ng paa niya at saka kamay. Kaya kailangan i-dimat. Ibali next time, hindi na yan sila magkakaroon ng buhol dahil hindi na sila mahihirapan sa grooming ng aso nila dahil alam na nila na mayroong home service. Mas mamimintay na namin ngayon ang grooming ng kanyang mga dog ni ma'am. Pag natanggal na yung mga buhol, saka na lang gugupitan. Bali, lining lang yung kukunin, tapos yung buhol, yan. Yan ang kadalasan, yan ang gupit na schnauzer cut. Marami yan eh, pati sa bibig, mayroon pa yung buhol. Lahat yan. Yun o, sumasabit pa yung kailangan tanggalin yung buhol, lalo na sa mukha. Kasi kapag hindi natin matanggal yung buhol na yan, lalo na sa mukha, kapag may matira dyan, kakapal lang at kakapal yun, kaya kailangan tanggalin yun para walang pagsimula ng buhol. Madalas pa namang basayan sa may part ng mukha ng schnauzer, kaya kailangan tanggalin talaga. Lagay nyo yung suklay nyong mga dogs nyo, ma'am, sir, para maiwasan nyo yung mga pagdami ng buhol. Kailangan kasi na lagi sinusuklay, lalo na pagka long coat yung mga dog nyo, mababalahibo. Sa tuwing papaliguan nyo sila, dapat napapatuyo nyo ng maayos para walang natitirang maliliit na buhol. Yung mga maliliit na buhol kasi na yun, yun yung nagkukos ng mas makapal. Maiksi naman yung kuko niya eh. Maiksi oh. Kasi lagi daw naglalakad yung aso nila sa labas, sa may bakano nila, loob ng gate nila, ng parking nila, kaya hindi ganun kahaba yung mga kuko niya.
Taiksi lang. Tingnan nyo rin kung paano ko hinahawakan yung aso pag nagupit ako ng upo. May mga technique kasi sa tamang hawak niyan para hindi maglugot. Tapos kailangan nyo rin ito. Nail grinder ang tawag yan. Marami yan sa ano, Lazada. Ang file lang ko naman yan. Para pagbagong putol, i-nail grinder para hindi matalas. Para hindi matalas yung koko niya. Support nyo lahat ng mga nag-grooming home service. Yan. Punta kayo sa Facebook. Maraming page na naglabasan ngayon ng mga nag-home service. Iba-ibang lugar. Baka may mga malapit sa inyo na nag-home service. Yan. Supportan nyo lahat lang ng nag-home service kasi kung galaban ka nga naman sa pet shop, medyo mababa. Kaya mga karamihan ng groomer ngayon, nag-home service na. Support local home service. Pakiwasan nyo na rin baratin lahat ng mga nag-home service. Kasi hindi lang sa umaga nagtatrabaho, pati sa gabi nagtatrabaho kami. Kami yung kumukuha ng schedule. Yan. Wala na naman kasi mga kaming pambayad sa mga sekretary. Kaya kami na nagmahawak ng schedule. Yan. Tapos yung mga gamit, medyo may kamahalan din. Kaya hindi rin ganun talaga yung kinikita. Kaya pa, huwag nyo nang babaratin. Kasi marami na kaming naka-encounter talaga na pilit kaming binabarat ng mga ibang kliyente. Kaya, napipilitan kaming hindi balikan yung mga ganong customer. Kasi parang hindi naging worth it yung trabaho namin para baratin lang ng iba talaga. Iba kasi ang trabaho pagka nasa home service ka at saka nasa shop ka. Lalo na yung katulad ng mga ganito, nakasisimula pa lang, mga nag-home service na nakamotor. Yan, sobrang hirap sa first nila na yan. Kaya, nandyan yung haabutin ka ng init, ulan. Tapos, babaratin ka pa ng gusto, wag yung ganun para... Para sipagin din kaming balikan yung mga ibang ganong kliyente, wag.
trim-trim na lang muna siya ngayon. Yan, titrim-trim ko na yung mga paa niya, kamay, laylaya ng katawan. Ginamit ko na lang sa kanya is yung chunker. Hindi ko na siya in-straight kasi para maiwasan yung mga upa-upa. Okay na yung ganyan kasi laylaya na lang naman yan. So kailangan mo gupitin yung pagitan para yung sa mata, yung mga sa mukha, sa, yan, sa bibig, yung mga natitira-tira para malinis tignan. O sige, okay ka na, relax ka na, konti na lang yan. Yung mga laylayan mo na lang, oo, yan. Tapos yan, makagpapahinga ka na, takbo-takbo ka na doon. May paglaro ka na sa kaibigan mong Lasa Apsu, yan, nandun siya. Yan, maglaro kayo doon mamaya ha, pagtapos mo maglupitan ha. Magsuklay ka para yung buhok mo hindi na nagkakabuhol. Yan. Magpasuklay ka kay mami mo para hindi na dumadami yung buhol mo. Hindi ka na masaktan pag tinatanggalan ka ng buhol. Cute ka na no? Yun, natapos na rin siya. Okay, relax ka na, relax ka na, relax ka na. Sige na, maglaro ka na doon. Okay ka na. Cute ka na, kahit papano, nagupitan ka na. Hindi ka na katulad ng kanina. Presto ka na. Sige. Ayan. Presto ka na. Sige. Ayan. Bawas na yung mga buhol mo sa paa. Hindi kita natanggalan lahat kasi umaayaw ka na eh. Pero halos wala na rin naman. Baba ko na siya, ma'am. Sige na. Yes, yes. Anak mo na. Sige. Guys, condition. Kasi may Maltese din, pangalan niya, Kobe. Ganyan din, pero Maltese. Andi, siguro one third lang ang mga